Hello everyone! Good morning, good day, welcome palit dito sa aming channel, dito sa aming munting tindahan. Okay, before anything else, I just want to say thank you to all the viewers, to all the subscribers and supporters all over part of the world. I hope na kayong lahat ay safe, kayong lahat ay nasa maayos sa kalagayan. Okay, for today's video guys, I just want to share to you kung ano yung mga dapat nating isaalang-alang, mga bagay-bagay, na mga maliliit na bagay-bagay na dapat nating isaalang-alang sa panahon ngayon na meron tayong kinakaharap na crisis, no? So as a small Sari Sari store owner or a small business enterprise, kailangan natin maging mapanigurado, no, na kahit papaano affected tayo this crisis. Merong epekto nito sa ating mga negosyo, no? So kahit nga gaano kalaking negosyo ay merong effect nito. So dapat tayo ding maliliit na negosyante ay meron tayong mga bagay-bagay na dapat isaalang-alang kasi nga tayo din ay apektado sa panahon ngayon. Okay, number one guys is yung safety and security. So it's important na since yung panahon ngayon, yung pandemic ay maraming naapektuhan, kailangan din i-assure natin na yung store natin, yung family natin, or tayo mismo ay safe and secure. Ganun din yung Sari Sari store natin, no? Yung business natin. Kung tayo ay sinarado, kung sinarado natin yung tindahan natin at walang bantay, let's make sure na secure or safe yung ating tindahan. Ganun din sa ating mga paninda. Kasi usually, 2 months tayong nag-lockdown, no? Maraming tindahan ang hindi na bisita. Maraming mga items doon na malapit, may consumable, maraming may expired or maraming na expired na. So, yun yung dapat nating i-consume dapat yung mga hindi pa na expired. Okay? So, number 2 guys is yung sa panahon ngayon, no, kailangan nating mag-save. Save as much cash as you can, no? So, kailangan nating i-save yung cash natin. Huwag tayong bili ng bili na hindi naman kailangan. Huwag tayong gastos ng gastos sa luho natin kasi today's panahon ngayon ay kailangan ng savings. Kailangan natin i-save yung cash natin in the future na kahit papaano ay makabangon tayong uli, lalo na kung tayo ay nagsara. Okay, lalo na kung yung negosyo natin ay nagpahinga nilang buwan, wala tayong kinikita at wala rin naman tayong nakatatanggap na subsidy, kailangan na yung cash natin na naipon natin ay kahit papaano meron tayong spare doon na pang tayo ulit sa ating munting negosyo. Number 3 guys is spend less and then learn to stretch your budget or learn to make your budget. Kailangan mong i-stretch kung ano yung resources na meron ka ngayon. Like for example, nga sa tindahan mo, kung meron doon na instead na bibili ka sa ibang tindahan, no, imbes na bibili ka sa ibang grocery store, yung meron sa tindahan mo na pwede pa i-consume or pwede pang gamitin, ayun mo na ang gamitin yun. Then, I avoid nyo muna yung pagbili. As much as you can, you keep your cash. Okay? Learn to extend, learn to stretch your budget. Kasi nga, kailangan sa panahon ngayon maging masinop tayo, maging matipid tayo sa mga bagay-bagay na hindi naman importante. Okay? Focus on what's important. Number 4 is i-avoid natin. Okay, i-avoid natin yung mga bagay-bagay na traveling or extravagant lifestyle, no? Kasi hindi naman tayo ganun kayaman, hindi naman tayo ganun karaming pera. So, i-avoid natin yun yung magde-drain ng cash natin. So, ibig sabihin is yung magbabawas ng pondo natin or ng cash natin. Kasi nga, sa panahon ngayon, kailangan maghigpit ka ng sinturon at maging masinop ka. Hindi ngayon ang panahon para magbongga, bongga yung lifestyle natin. So, hindi ngayon na ito ang panahon. So, ngayon ang panahon para i-keep, mag-save, mag-spend less at the same time, gumastos lamang sa mga naaayon. Okay, number 5 is most important is to make sure na yourself, your family is thriving and surviving at the same time. Safety sila, hindi sila magkasakit kasi sa panahon ngayon, mahirap talaga magkasakit. Okay, be safe, stay home tayo, stay safe everyone. So, in this video, I hope na you learned something na in this time of crisis, makakabangon pa naman tayong lahat, especially sa mga store na nagsarado ng ilang buwan. So, I hope everyone makabangon. So, yung cash na inipon nyo, gawin nyo rin yun na pambangon nyo or pang-start ulit. Okay, sa mga store naman na
bukas hanggang ngayon, learn to innovate, learn to innovate. Pag sinabi natin innovate, guys, is learn to learn to make things na magkaroon ng additional value or additional revenue sa store niyo. So pinost ko na yun sa page ko na learn to transact na GCash, magkaroon ng transaction ng cash in and cash out, magkaroon din ng bills payment, kahit ilang pirasong bills payment yan na with charges, it will add to your revenue. Magdadagdag yun ng konting kita sa tindahan mo. So learn new things, okay? Ganun din sa pagbenta ng online selling, anything, no? Magkaroon ng dagdag income sa tindahan nyo or sa sarili mo. Okay? Ngayon ang panahon, guys, para maging madiskarte kayo. Salamat. Thank you so much. Ngayon ang panahon para maging madiskarte tayo, no? Ngayon ang panahon para maging masinop tayo. Ngayon ang panahon para i-avoid natin yung mga duho natin, kasi ngayon ang panahon na kailangan natin maghigpit ng sinturon. Ngayon ang panahon para mag-survive tayo. Okay, guys, thank you so much for watching. I hope na you learned something from the video. Maraming salamat, everyone. Stay home and stay safe.